Sa Mindoro pa rin, isang Bible seminar naman ang ginanap sa pangunguna ng Philippine Amazing Facts Center of Evangelism of PAFCO sa Barangay Caminawit, San Jose, Occidental, Mindoro. Ang naging pangangaral doon, balitang hatid ni Michael Harvey Santos. Narito po tayo ngayon sa Caminawit, Occidental, Mindoro, kung saan kasalukuyan pong ginaganap ang isa pong Bible seminar sa pangunguna po ng Philippine Amazing Facts na meron pong temang Revelations of Bible Prophecy. Sa simpleng pananaw na ipadala ang mensahe sa lahat ng mga tao, ang Philippine Amazing Facts Center of Evangelism o PAFCO ay tumungo sa barangay ng Caminawit, San Jose, Occidental, Mindoro upang imulat ang mga tao sa salita ng Diyos. Nais ma-accomplish ng aming organization sa lugar nito ay unang-una, maipabot ang mabuting balita para sa mga tao na nirahan sa lugar na ito. At ganun din sa mga miyembro ng iglesia ay magkaroon ng pagkakaisa na maramdaman nila ang burden ng paghanap ng kaluluwa na may mailapit ang bawat isa sa panan ng ating Panginoong Jesus. Dahil tigit ang mga kabataan na inais namin, in-encourage namin na makasangkot sa training namin na ito upang sila ay ma-equip pagbalik sa kanilang kanya-kanyang lokal na iglesia ay magamit para sa soul winning. Dahil tigit sa natatapos na gawain ng ating Panginoong Jesus. Sa pamamagitan ng maiging paghahanda at pagtutulungan ng mga kapatiran at ng barangay ng Caminawit na isakatuparan ang nasabing Bible Seminar. Paghahanda namin na umabot ng halos isang buwan na isa pamagitan ng pagbabahay-bahay at na invitation. Labis namang ikinatuwa ng mga taong nakapakinig ng mga pabalita ang mga katotohanan kay Kristo. Napakasaya ko. Salamat sa Panginoong Jesucristo na natagpuan ko talaga to. Tinuturo nila eh, galing talaga sa Bible. Yun ang talagang pinakagustuhan ko sa kanila. Dahil talaga yung iba kasi nag-aaral talaga pero hindi natin nababasa sa Bible. Ito talagang kada magbabasa sila ng ganyan, laging may Bible na kasama. Ito na ko umangat talaga. Doon ko talaga natuklasan na totoo talagang Seventh-day Adventist. Isa naman sa mga naging hamon para sa bawat isa ay ang makibahagi at makisangkot sa gawain. Ito po isang malaking hamon para sa bawat isa sa atin. Sa mga church members, na tayo ay maglaan ng ating oras para sa ating pakikibahagi sa gawain ito ng soul winning. At ganoon din, magbigay tayo ng sacrifices upang sa ganoon ay makamit natin ang pagkakaroon ng karanasan sa gawain ito ng ating Panginoong Jesus. Kaya hinahamon ang bawat isa na makisangkot sa gawain ito, maging anuman ang iyong edad, kabataan ka man o matanda na, ang mahalaga ay tayo nagpapagamit sa gawain ng ating Panginoong Jesus. Mula rito sa Caminawit, Occidental, Mindoro, para sa Hope Today, Michael Harvey Santos, nag-uulat.